meaning another singing showdown here in Star for a Night. And here's your host, a face that could launch a thousand ships, Miss Regine Velasquez. Good evening, ladies and gentlemen, lalong-lalo na po sa ating mga televiewers. Isa na naman pong mainit na singing showdown ang inyong pong matutuyan dito lamang sa Star Fight! At syempre po, ito po ay isang pasasalamat namin sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta dito sa aming show. Apat na magagaling na contestants po ang magpapasiklaban ngayong gabi. At syempre, 50,000 pesos ang mapapanalunan ng mapipiling star for a night. At siya naman po ay makakasama sa ating semifinals kung saan 100,000 pesos ang naghihintay na papremyo. I'm sure all of you are really very, very excited, just like me. So I'd like to introduce to you our board of judges for tonight. Okay, our first judge is a well-respected singer-composer. Siya po ang nagpasikat ng awitin. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ayan, we are very grateful to have him here tonight. Ladies and gentlemen, Mr. Heber Bertolome. Ang susunod naman po natin judge ay isang napakagaling na komedyante. She is now making waves doing stand-up comedy in different bars and gimmick places. She has a very powerful voice and very proud of it. Kaya naman po lahat ng mga performances niya ay laging outstanding. Also known as Baleng, ladies and gentlemen, Jinky Oda. Sino pa po ba ang hindi nakakakilala sa taong ito? Our resident judge here on the show, he's Viva's image development coach. He is also an author of the fitness book called Breathe Thin, my co-host, Percy Baltasar. Isa pong napakagaling at pinagpipitaga ng TV director ang ating last judge. He is a writer and an actor, both on TV and on stage. We are very honored that he's here, ladies and gentlemen. Derek Soxy Papasha. Naniniwala ang ating first contestant na useless daw maging rich and famous kung wala namang nagmamahal sa'yo. Kaya naman kasama ng pangarap niyang maging isang recording artist ang magkaroon pa ng mas maraming kaibigan sa panahong siya'y sikat na. Life is like a box of chocolate. You'll never know what you're gonna get. Tulad ng pagsali sa Star for a Night, pwedeng manalo, pwedeng matalo, pero isa lang sigurado, masaya ka. Nung nag-auditions ka ba, sigurado kang makukuha ka? Actually, hindi. Ani? Hello, Ani? Kaya, si Arvin, si Arvin. Alam mo ko, ano to? Joan, medyo hindi pa siya sigurado. Ano kaya to? For a Night. Wala akong nasabi. Ang tagal-tagal pinapakanta niya ako. Ang tagal kong makaisip ng kanta. Ano yung speechless ako eh. Teka lang ha. Nanginginig ako. Sabay sa paglaya ng ating mga puso. Sa tingin mo, mananalo ka with that song? Hindi naman pumalaga sa akin yung winning. Ah, hindi na. At yung interview, ito, nandito na ako, nakapasa. Para sa akin, parang nanalo na rin ako. So, kung win or lose, at least, nakapasok ako sa audition. Sino ang inspirasyon mo? Mami, daddy ko. Wala. Friends. Siyempre, proud ako sa kanya dahil na naabot niya yung gusto niyang maabot. Ani, galingan mo. Tsaka lagi lang naman ako nasa likod mo eh. Ready ka na bang maging star?
Hindi ko yan nasagot ng maganda nung nakita ko. Ito, magkakataon ko yung sagot ng maganda. Tumingin ka sa kami. Ready na. Sing, bukas na lang kita, Mama Helen. Ladies and gentlemen, our first contestant for tonight, Annie Acuña. Performance. Wow. Mm-hmm. Favorite mo ba si Lani? Mm-hmm. Oo, friend ko yun. Kasi kay Lani yung song na yun, di ba? At ang ganda-ganda mo naman kinanta. Mm-hmm. Lani, sabi dun sa profile mo na mas importante sa'yo yung may mga nagmamahal. Okay. Di ba? May nagmamahal sa'yo at may mga kaibigan, kapamilya. Kasi naman yung sikat ka nga, tapos you're all alone. Sabi mo pa nga, kung kunwari sikat ka na pero wala namang nagmamahal sa'yo, babalik ka na lang sa pagiging simpleng mm-hmm. tao. Bakit? Mm-hmm. Useless eh, kasi if you have everything, tapos wala naman nagmamahal sa'yo, parang... But you can't share it with anybody mm-hmm. else, parang mag-isa ka lang. Parang useless ka rin. Oo, hindi ka happy. Hindi ka happy. Oo, ayan, sige. Naiyak ako. Hindi ah. Okay, Lisa. Makilala ko sa'yo ating apat na mga judges. Ayan. Judges, this is Annie. And what can you say about her performance tonight? Ah,
Direk, sige. Nakakaingit ang boses. Nakakaingit. Naingit ka, Direk. Pangarap ko kumanta kasi lagi ako lasa toon. Sige, Direk, what can you say? Maganda, maganda yung dating ng boses. Maganda. Bagay. Bagay yung kanta na sa kanya. So if ever kunwari magiging professional singer na talaga siya at magiging recording artist siya, malabalad, mga ganitong type of music ang pwede sa kanya. Yes, you know what's good about her is she sings the lyrics na klarong-klaro na iintindihan. May mga iba kasi kinakain yung ano, at yung words. At feel. Naiintindihan kasi niya yung lyrics siguro. Mm-hmm. Kaya yun ang maganda sa performance mo ngayon. My only comment is probably you should lose a little weight because weight din na naman yan eh. Kinikita ng briefin na yan, ha? Hindi naman. Tama lang. Sa TV, nag-gain ka ng 10 pounds. So medyo mas pati ka sa TV tingnan. Kaya, sa personal hindi eh. Sa personal hindi, pero sa TV. So dapat siguro magpagbawas ka konti ng tiba. Meron siyang ano, dating na ano star appeal later on. Mm-hmm. Kasi tala Jenny. Tala Jenny, oo. Thank you, Dr. Kulay mo. Maganda. Pantay siya. Gagayang kulay ko, parang ito lang ang maputi. The rest maitim na. Pero happy ka naman doon, di ba? In fairness. Nadaan sa makeup. Pero ano naman pong masasabi niyo po? Nagalingan ako sa kanya. Nagalingan po kayo. Pero yung ano lang, yung pag-change siya ng from natural to falsetto kanina. Yung shifting lang. Shifting lang. Mm-hmm. So, kami nervous na kasi siya kaya medyo, diba? Somehow naka-affect rin, diba? Mm-hmm. Pero actually, when I was watching her, parang feeling ko relax. Parang relax sa boses na. Siya, lumalaban. Lumalaban. Bye. Oh, parang mag-iasang mga laban na nalagay. Salamat po mga judges. Supporta sa inyo. Thank you, Daddy po. Yung mga tita at tita ko, yung neighbors namin, friends ko, saka yung coach ko. At may coach. Ay, si coach. Ayun, thank you for being here, mga kaibigan. Ayun, batin mo naman yung mga nasa bahay. Mga nasa bahay. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. We're here na, grabe. Yan, thank you po sa lahat sa mga nanonood at sa bahay na namin. Umpisa pa lamang po yan, mga kaibigan. Tatlo pa po ang mapapakita dila sa pagbabalik lamang po dito sa... Isang 20-year-old seaman ang ating next contestant. Ang dream daw niya ay maging isang miyembro ng South Border. O, diba? Ang asawa at magiging anak niya ang nagsilbing inspirasyon niya sa pagkanta. Pangarap din daw niyang maging isang recording artist na talaga namang bumibenta ang lahat ng album. At ang pagsali dito sa Star for a Night ang magkaabot sa kanyang mga pangarap. Bali, seaman ako. Matagal na, mga 7 years na. Tapos, siyempre, mahilig din ako kumanta. Simula pa talaga pagkabata ko dahil yung father ko meron ng orchestra. So, ano, minsan nakikisali rin ako sa orchestra. Paring Alvin! Kamusta na? RD nga pala, pare. Star for a Night. Okay, so nakakuha ka namin para maging contestant ngayon. So, parang shock na shock ka ba? Oh, dito ka lang, sandali lang! Pare, nabalitaan ko lang, nakagat ka daw na aso sa ilong mo. Nung bata pa ako yun. Dahil ba doon kaya gumaling kumanta? Siguro. Ano pakiramdam mo ngayon na one of these days sarili mo na yung mapapanood mo nun? Wala akong masabi, basta gusto ko yung makita ko sarili ko sa TV. Gusto mo ba si Regine? Oo na nga. So ano pakiramdam na may production number ka with her? Kay Regine, gusto ko yung mag-duet kaming dalawa pag meron na kaming production. I'm about to freak this. Matagal ka na bang kumakanta? Matagal na rin since nung childhood ko. Eh, sumali sa konti. Never. First time. First time. Palakpan natin mga kapagana! Okay! Sinong inspirasyon mo?
Siyempre yung wife ko, tsaka yung parents ko. Wife ko, tsaka parents. Bali, yung wife ko, siya talaga yung pinaka-inspirasyon ko. Lalo na ngayon, pregnant siya. So, ready ka na bang maging star? Ready, ready na. Meet our next contestant, Alvin Crisologo with In Your Eyes. That what we have is still worth it. Don't you know the love's just like a dream that keeps unraveling for death? It ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, I want the answers to. Alvin, ang galing mo naman. Pero balita ko, nagtuturo ka din daw ng ano, ng pagsasayaw ng mga ballroom dancing. Totoo ba yan? Opo, minsan. Sige nga, turuan mo nga ako. Turuan mo ako ng, gusto ko ng swing. Okay, yun, kahit walang tutok. Diba? Ramdam na ramdam ko, masakit sa leeg. Ayan, si Alvin. Dito naman tayo, Alvin. Talaga, nagtuturo ka? Tuturo. Sino makakitaan mo ba yan? Saan pinakakakitaan mo? Pero first love mo talaga, singing talaga. Judges, this is Alvin. Hi, Alvin. Ayan. Pag pinapanood mo si Alvin sa screen, parang kumakat na talaga. Parang foreigner. Oo. Ang boses mo rin. Very infectious smile. Yes. He looks very pleasant on the screen. Yes. And he has a very good voice. Magandang boses mo. And I feel that, but you have to improve lang on your diction kasi mukha kang Amerikano eh. Pero yung pag kumakanta
ka na ng In Your Eyes, sumasablay ng konti yung mga English. Parang In Your Arms. May mga sablay ng konti. Kailangan mo lang practice yan yun. Problema lang natin talaga mga Pinoy yan. Oo, hindi naman siya yung... Like ako, nung nag-umpisa ako, ganyan din ako. Yung hindi ko yung the. Hindi ko lang, hindi ko sinasabing the. So, maliit lang naman detalye yun. Okay. Na-impress ko sa kulay mo, kapatid. Naman! Oo, talaga. Pantay na pantay. Anong foundation gamit mo? Kasi matagal na akong gustong tumuklas ng ganyan eh, yung talagang ano. Ay, ikaw na pantay ka. Yun ang ati. Kaya hindi ba tingin mo sa kanya? Hindi kasi si Tatay Jerry, tutupo ko mag-anak robay. Dahil magkakulay kami ever. Kaya maganda, kampante. Ano masasabi mo sa voice quality, Gigi, being a singer yourself? Panalo. Ano yun lang talaga? Hindi kasi ang tawag nito, yung pinapakinggan ko dito sa monitor, parang siya yung gumawa ng mga multiplexes nung ano, nung tawag dyan. Ang tawag dyan sa mga singer, tuba, whatever, whichever, darling. Oh, yung multiplexes nga yung pinaka-copy. Parang siya yun, in fairness, yeah. Kaya naman po, ano naman masasabi niyo po? Maganda ang boses niya, yung quality. Yung quality, caring siya, no? Dahil, hirap nung meron kang kaparehong boses, ginagaya mo yun. Dahil na important na singer. You will suffer a lot of comparison. So at least I think you made it naman. Mm-hmm. Diba? Kasi yung mahirap yun. Anything else? You know, you can add? Pag sumikat yan, akala mo meron tayong international ano? Oo nga eh! Konti lang diba? Kasi yung ganyan na ano, locally. Oo nga. Si Jaya pa lang at saka ikaw. Talagang ako kami nalakan ng Jaya. Okay. Si Luca yung side. Si Luca nga pala si Luca. Parang baka natin si Dinkin sa akin. Thank you, judges. Alvin, sino naman ang mga kasama mo ngayon, Robert? Siyempre yung wife ko, yung daddy at mami ko. Hello! Saka yung mga kaibigan ko, mga tiga Violeta compound. Ayun! Na maging hawa, yung brother ko, sister ko. Ayun, patihin mo naman yung mga nanonood sa bahay. Eh, yung mga nasa bahay dyan, nandito na ako ngayon sa Star for Night. Magandang gabi sa inyong lahat. At nagpapasalamat din ako sa parents at wife ni Alvin for being here. Thank you very, very much po. Ayan, hello. Ayan mga kaibigan, up next, ang ating pong contestant na nanggaling pa po all the way from Pampanga. So don't go away, Star for Night will be back. Student from Pampanga ang ating next contestant for tonight. Ang sabi niya, she should be given a chance to perform on TV. Kasi daw, aside from singing, mahilig din daw siyang magsayaw. At gusto rin niyang matawag na isang total performer. Aba, malay mo, Mariel. Ito na ang maging launching pad mo to stardom. Nandun kami sa parking dun sa riverbank. Sa boating area. Sabi niya, nandun na sila, sasalubungan natin sila. Kasi sabi niya, meron daw grupo na binubuo tapos nirecommend ako ng talent coordinator. Eh, dito pala yung student star for night, tapos pumasok kami. Tapos bigla na lang lumabas yung dami-daming camera sa harap ko, nakakagulat. Oh, Mariel, napaaga ka yata dito sa star for night. Na ano ko, tuwan-tuwa yung mami niya, yung mama niya. Nagtatalon nga. Alam na, aking anong pakiramdam na one of these days mapapanood mo yung sarili mo doon? Nakakaba, pero nakaka-excitement. Nakakabahan ka na ba? Mm-mm. Narinig ko yung first contestant, parang magaling siya. Gano'ng kahalaga sa'yo manalo? Mahalaga? Siyempre kasi maraming sumusuporta sa'yo. Siyempre parang... Pressure? Mm-mm. Kaya gusto mo ibili ng kotse yung papa ko. Pandagdag. So, inspiration mo, pamilya?
Ready ka na bang maging star? Ready. Our third contestant for tonight to sing Paalam Na, ladies and gentlemen, please welcome on stage Maria Elvira de Ocareza. At sa SM Pampanga ka daw nag-audition. Opo, tsaka po sa Viva. Sa Viva, nagpunta ka rin. O, tapos, anong feeling ng nag-audition? Nakakaba po kasi po marami po talaga nag-audition. Tapos, parang napaka-saya na isipan na napili po ako doon. Pero hindi ka agad sinasabi, di ba? Hindi ka agad sinasabi. Hinihit sila. Tapos, parang surprise na ikaw yung magiging isa sa mga contestants dito sa Star for a Night. So, how does it feel na finally nandito ka na? Proud, tsaka masaya po, lalo na yung mga parents ko, syempre, marami yung nagsasabi sa akin na, ay, sumali kang Star for a Night. Mm-hmm. Pero ngayon, nandito ka na. Batiin mo naman yung mga nanonood sa atin sa Pampanga. Maaya pa, Bengi po, Kekongan. Yun, ayan, alika. Alika, tanungin naman natin itong mga ito kung marunong din silang magkapangpangan. Ayan, this is Mariel. What can you say about your performance tonight? Ganda yung boses mo talaga. Meron, may promise, saka may style. May sarili siyang style. May sarili kang style. Kasi, batang-bata ka pa, pero parang develop na yung mga, ano mo, yung mga adlibs and stuff, no? Sir, kayo po, sir.
Feel talaga niya yung kanta, no? Oo, tapos, ramdam niya. Which kaya lang yung medyo... Kumilos. Sabi ko nga nung kumilos siya sa stage, siguro hapos yun, no? Yung namang, ano, yung namang part ng konti, nare-rehearse yun, eh. Nakatapos yun, no? Kata lahat naman, merong konting ganun. At saka di po ko minsan din sa... Minsan masyado excited. Kaya, pero kailangan pag-ingatan yun dahil siyempre ang mga tao na nakikinig, no? Kahit na karunin mo mga tao, mahalaga sa kanila yung huwag kamatis na alam nilang nasa to. Pero hindi naman grabe, no? Saka lahat naman ng banta na kayo namin, mga konti rin. Alam niyo, tama kayo dyan. Kasi dito sa Pilipinas, siguro 100%, siguro mga 75% doon, nakakaalam or marunong kumanta or may alam tungkol sa music. Kaya mahirap talagang tumayo ka tapos kakanta ka na medyo hindi masyadong sigurado. So, kailangan... Pero pagka nakita nila yung feel na feel, yung feeling bigay na bigay, no? Medyo nakakalimutan na nila yung ano, kumahanga na lang sila sa kumanta. Kasi dun sa performance, maganda. Yeah. Anything else? Okay ka na? Parang mabait ka ngayon, ha? In fairness, ha? Masyadong napag-iisip din, eh. Magagaling ako sa mga mga. Ayan, Maria, thank you. Thank you very much to our judges. Ayan. Oh, mukhang ang daming dala ni Mariel ngayon, ha? Sino bang mga nandyan? Nandyan po yung family ko. Yung hello! Mga taga University of the Assumption, Pampanga. Ayun! Ngayon po yung mga cousins ko. Ayan, hello! Tapos si Coach Jane. Ayun, yung coach. Asan si Coach? Yung naka-fing. Hello, Coach. Thank you for being here. At maraming salamat din po na alam ko po na kayong lahat ay galing pa ng Pampanga at sa lahat po ng mga taga-Pampanga na nanonood sa amin. Thank you for watching Star for a Night. And thank you for coming here, you guys. Thank you. Ayan po, mga kaibigan. Woo! Isa pa po ang hihirit when your favorite talent search returns. Don't go away.